pala ka rin ako. Mukhang bumalik ang sakit ng pamangki ko. Wala pa ako, Mama. Niloko mo lang ako, Mama. Sorry kung nagsinungaling ako sa'yo. Pinagsisisiyan ko na lahat. Ayoko kasing malaman mo kung gaano ka walang hiya yung ama mo. Kagabi po ay sinugod sa Pedroso Hospital si Lorenzo Enzo Montanyan. Sa hospital si Enzo? Sige, madalawin natin si Enzo. Sorry. Enzo, sorry ah. Hindi ko naman ginusto mo hospital ka eh. Gusto mo ba maging magkaibigan tayo? Oo, siyempre naman. Tulungan mo ko hanapin ang papa ko. Huwag kang mag-alala. Hanapin ko talaga papa mo. Seryoso na ako. Ano ang next move natin, ma'am? I still have control of the company dahil hindi pa interesado si Enzo dito. But 8 to 10 years from now, kapag dumating na siya sa takdang edad, sigurado ako kukunin niya ang kumpanya sa akin. Mawawala sa akin lahat ng pinaghirapan ko para sa anak ko. Yun ang hindi natin dapat pabayaan mangyari, ma'am. Bago dumating ang panahon na yun, dapat makuha ko ng lahat ng nararapat para sa akin. Before Enzo realizes it, wala na ang kumpanya niya. Tito Badong? May balita na po ba kayo tukol dun sa papa ni Chari? Kanina pa nga kita hinihintay. Bali ah. Oo. Ito. Jonna Silvestre. 36 years old. Vocalista ng isang banda. Madalas sila tumugtog sa bar na yan. Oo, yan. Sige po, Tito Badong. Salamat po ah. Galing niyo po talaga. Chari, anak? Galit ka pa ba? Sana naman hindi ka nagalit sa akin. Kasi malungkot si Mami pag hindi tayo pati eh. Kikay? Ate? Alis na ako. Ikaw naman ang bahala dito ha. Sige, ate. Ingat ka. Chari, alis na ako. Ozzy, tara na. Hep, hep, hep! Sandali! Saan kayo pupunta? Wala, Ate Bill. May titignan lang po ko sa labas. Opo. Titignan? Ganitong disoras? Ano yun? Basta, Ate Bill. Hindi. Hindi po pwede. Kagagaling mo lang ng ospital. Baka mapagod ka na naman. Ate Bill, sige na. Hindi po. Hindi po pwede. Si Daiso, bumalik ka na sa kwarto mo. Sige na po. Oh! Ano ikaw? Sige po, Ate Bill. Good night po. Good night. Doon ka na sa garahe. Susuyuin yung anak ko. Kanina umalis ako, hindi na naman kami nagpansinan. Naku, Bes. Ako, ito na yata yung pinakamahabang tampuhan yung mag-ina, ha? Sana, hindi ko na lang sinabi yung totoo sa kanya. Ay, bakit? Tama naman yung ginawa mo, Bes. Diba sabi nga, the truth shall set you free. Alam mo, sa mga nangyayari ngayon, parang hindi naman totoo yung mga sinasabi mo. Parang chismis lang yan. Ito naman? Idebar, sigurado ka ba ito na yun? Oo, boss. Hindi nakalagay rito eh. Tsaka sabi ni Sir Badong, dito na kumakanta yung tatay ni Chari. Paano kaya kung payagan mo nang makita nung anak mo yung papa niya? Never! Hindi talaga ako papayag, no? Nako,
Baka mamaya i-deny pa niya yung anak ko. Alam mo naman yung lalaki yun, napakawalang hiya. Ito naman, Nega. Ay, malay mo, nagbago na yung ex mo. Hindi magbabago yon. Hinding-hindi. Ito naman, galit na galit. Alam mo, akala ko dati hindi na eh. Akala ko okay na ako eh. Pero parang sa ngayon, parang nagagalit na naman ako eh. Tara na. Bep, bawal ang bata pumasok dito. Uy! Kuya, hindi na po ako bata. 40 years old na kaya ako. Oh. Ikaw? Ano mga itsura mo? Kuya, maniwala ka 40 years old na ako. Hindi mo ba ako nakakilala? Sikat kaya ako. Alam mo, kahit ano pa man yung mga nangyari na yan, aminin mo, may maganda siyang ginawa sa'yo. Si Chari, di ba? Oh, sabi mo, di ba? Si Chari na lang ang nagpapasaya sa buhay mo. Mm-hmm. Oh, pasalamat ka. So, ibig mong sabihin, pagkatapos niya akong buntisin at iwanan, magpapasalamat pa ako sa kanya dahil binigyan niya ako ng anak? Ganun ba yun? Gusto mo magpasalamat pa ako sa kanya? Relax. Puso mo. Ano ba? Inhale, exhale. Ito na. Ito kasi, ginagalit mo ko eh. Monster of God? Ay, oo! Ikaw yung batang natulog sa yelo nang matagal, tapos nung gumising, bata pa rin. Napanood kita sa TV. Ang pogi mo pala sa personal eh. Oo, sige kuya. Ako nga. Pep, di ka pa rin pwedeng pumasok. Bakit? Di kasi nga bata ka pa rin, oh. Oh. Boss, 40 years old na yan. Gusto mo patunayan ko sa'yo eh. Hindi. Kuya, nakilala ka ba ang Jonas Silvestre? Ha? Jonas Silvestre? Sir, yung vokalista. Yung sir. Sige. Ako na bahala rito! Takbo! Bilis! Ano? Boss! Nakita ko! Wala! Habulin ko! Habulin ko! Jonas Silvestre! Uy! Nabay ko si Jonas Silvestre! Umalis ka dito, ha? Uy! Nabay ko si Jonas Silvestre! Uy! Sandali. Oo! Ako nga si Jonas Silvestre. Anong kailangan mo? Bawal ang bata dito. Malis ka dito. Hinahanap ka na ng anak mo, uy! Si Chari! Sabi mo sa akin, binata ka? Oo! Oh. Sinungaling! Sandali! Hoy, kutong lupa. Anong kailangan mo sa akin? Bakit ka nang gugulo ng diskarte, ha? Taga lang, easy. Ako nga pala si Enzo, Lorenzo Montreal. Ano ngayon kung si Lorenzo Montreal ka? Ika, pamilya niyo yung pilido mo sa akin, ha? Di ba ikaw yung mga pamilya niyo mahiyaman dito sa buong Pilipinas? Ikaw yun, di ba? Ikaw yung batang nasa news, inilagay sa malaki refrigerator. Tama? Ikaw yun, di ba? Yes, ako nga! Oh, ano ngayon kailangan mo sa akin? Diba nga, sabi ko sa'yo, hinahanap ka na ni Chari, yung anak mo ni Kat-Kat. Ano pinagsasabi mo? Wala akong kilalang Kat-Kat. Okay? Hey, Brad! Ako ang dito! Huwag ka magulo! Uy, teka lang! Teka lang! Jonas, kailangan kita makausap! Hinahanap ka na ni Chari, yung anak mo ni Katie Gonzales! Guys, sandali! Sir! Sige na, sabihin ko na yan. Akin yan. Teka. Sabi mo di mo ito kilala kanina. Hindi ka naman nagtanong eh. Sige na. Sabihin ko na yan. Kathy, ka mo?
Ano ka mo? Kaibigan ka ni Cathy? Tsaka ni Chari yung anak mo. Gusto ka niyang ipahanap sa akin. Bakit? Eh, siyempre. Gusto kong makausap ni Chari. Gusto ko niyang makita. Gusto niya ako makita? Tingnan mo nga itsura ko. Anong gusto niya makita dito? Eh, kasi nga tatay ka niya, di ba? Brad, hassle yan. Tsaka, mukha ba akong tatay, ha? Alam mo, mayaman ako. Di ba gusto mo sumikat? O, ako nang bahala doon sa plaka mo. Plaka? CD na ngayon, Brad. Yun nga, press lang yun eh. Hmm. Ibig sabihin, ikaw ang magpuproduce ng recording ng banda namin, ganun ba? Oo, tutulungan kita. Ako nang bahala dun sa lahat ng gagastusin mo. Siyempre, papayag ka rin na makita mo ang anak mo. Sige. Pag-iisipan ko yung alok mo. Galit ka? Masama loob mo?
ba sinabi ko naman sa inyo? May dilensya pa ako ng pambayad sa inyo. Pupusta ka! Wala ka naman palang pambayad pag natatalo! Tara! Hi, girls! Ay, girl lang pala. Enzo! Ano, nahanap mo naman papa ko? Ha? Eh, hindi pa eh. Baka naman hindi mo naman talaga siya hinanap. Niloloko mo naman ako eh. Hindi oh. Hinanap ko kaya siya. Naku, Chari. Parang mas okay na hindi mo na makita ang papa mo eh. Ha? Bakit? Hindi nga natin alam kung sino siya eh. Paano kung salbayo pala siya? Paano kung hindi kanya talaga mahal? Enzo, bakit mo sinasabi yan? Baka nga, tama talaga ang mama mo, Chari. Dapat hindi mo na siya hanapin. Yan ka na naman eh. Alam mo, napipi ko na talaga ako sa'yo. Ang sabihin mo, ayaw mo hanapin ang papa ko kasi ayaw mo makita siya ng mama ko. Oh, Enzo, ano pinag-uusapan niyo? Naikwento na pala sa'yo ni Chari yung tungkol sa papa niya. Ito na nga alam kung anong gagawin ko eh. Kasi talagang gustong-gusto na makita yung lalaking yun. Alam mo ba, nagkakatampuhan na kaming dalawa. Eh, kaya ba ayaw mo na siyang makita? Oo, ayoko talaga. Eh, yun nga lang, to si Chari, ang kulit eh. Talagang gustong-gusto na makita yung papa niya. Eh, papayag ka ba? Oo ko. Siguro. Alam mo, okay lang naman siguro makita silang dalawa eh. Gagawin ko yon para sa anak ko. Kat-kat. Mahal mo pa ba siya? Hindi na, no. Matagal ko na siyang binura sa alaala ko. Eh kung hindi mo na siya mahal, ibig sabihin ba nun? Ako na ulit yung mahal mo. Ayan na naman tayo, ah. Ito naman eh. Tatanong lang. Kinulit mo kasi, bossing. Hello? Enzo, Jonas to. Uy, Jonas! Interesado ako dun sa alok mo eh. Pwede ba tayo magkita? Boss, tinawagan ka ba niyan para magpalibre? Sipa ako. Tignan mo. Ano mo, pagkatapos kasi natin mag-usap kagabi, parang napag-isip-isip ko ba? Parang gusto ko nang puntahan yung anak ko. Good. Pupunta natin si Chari. Teka, tukol dun sa album namin. Diba sabi mo, tutuluhan mo kami? Tuloy pa rin ba yun? Oo naman, tuloy na tuloy. Kunin natin pera. Kahit man lang down payment. Boss, mukhang ginugulaan ang panan yan. Huwag niyong ibibigay, ha? Alam mo, naisip ko kasi na ako na lang mag-produce yung album namin. Para ba meron akong control doon sa creative? Eh, wala pa nga sa akin yung pera, eh. Nasa tita ko pa. Kunin na natin. Tapos saka tayo pumunta sa anak ko. Eh, bakit kailangan pa nun? Eh, gustong-gusto mo naman na pala pumunta sa anak mo. Eh, kasi siyempre, gusto ko naman na may maikwento naman ako sa anak ko. Eh, tagal-tagal ko na nagbabanda. Niwayaman lang akong album. Siyempre, para pag nagkwento naman ako sa anak ko, may mapagmamalaki naman ako sa kanya, hindi mo. Eh, di sabihin mo na ginagawa mo na kahit wala pa. O, di ba? Alam mo, kasi ako sinungaling eh. Attorney, hindi ka lang lawyer, CPA ka rin. Kaya alam ko, madali lang para sa'yo itong pinapagawa ko. Hindi naman problema yun, Mildred. Ang problema, pag nahuli tayo, mawawalan ako ng lisensya, masisira ang pangalan ko. Ako naman, attorney, hindi mangyayari yun. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, di ba dapat maging maingat tayo? Walang dapat makaalam na unti-unti mo sinasaling sa'kin lahat ng assets at pondo ng kumpanya ito.
Wala ka naman choice, attorney. Matagal ka rin lang nagtatrabaho dito kay ma'am, di ba? Kahit sa gusto mo, kailangan ka sumunod. Pasensya ka na kay Vincent. Ganyan lang magsalita yan. Mildred, kailangan ko po kayo makausap. Ah, sorry po ma'am, ayaw po niya magpapigil. Enzo, nasa gitna ng importanteng meetings, Tita Mildred. Hindi ka pwedeng basta-basta pumapasok dito. Eh, Tita, importante din po ito. O siya, sige. Maghintay ka sa labas. Tatapusin ko lang to. Pagkatapos, papatawag kita. Sige po, Tita. Approve. Good morning po. Times of your life. 50,000? Ano naman ang gagawin mo sa 50,000? Eh, gusto ko lang pong tulungan yung papa ni Chari. Kasi po, gagawa po kasi siya ng album para may maipagmalaki daw siya sa anak niya. Wait. Wait. Sino to mga ito? Si Chari po, yung anak po ni Katkat, yung nililigawan ko. Ah. Gusto mo magpa-impress sa babaeng ito kaya humihingi ka sa akin ng 50,000. Di ba, Tita? Di ba ang importante po, makatulong ako? At saka, di ba po sabi nyo, pera ko naman po yun, tinatago nyo lang po para sa akin. Mali po ba yung sinabi nyo sa akin dati? Hindi. Tama yun. Oo, sa'yo lahat ito. Pero ako nag-aalaga nito para sa'yo. Eh di, Tita, ibig sabihin po ba nun, pwede ko nang tulungan yung papa ni Chari? Enzo, Tita! Tita, thank you po ah! The best talaga kayo, approve! Mag-dun na ako ah. Sagay mo, nangungot naman ko ah. Oh. Bilib talaga ako sa iyo eh. Mayaman ka nga. Pero down payment pa lang 'to ah. Kulang pa 'to pang album namin. Ha? Hmm. O bakit? Basta, mamayang gabi ah. Pupuntahan natin sila, Chari. Sige. Dali! Ano? May gusto pa akong itanong. Ano yun? Ang dami mong tanong eh. Mahal mo pa ba si Katkat? Hindi, bakit? Brad. Basta akin si Katkat, ha? Uy! Hindi mo ako matadaan sa tawa mo, ha? Seryoso ako, ha? Akin si Katkat, ha? Oo, di sige. Sa'yo na. Sigurado kung wala ka nang gusto sa kanya? Wala. Okay na? Okay, Brad? Akin ang pera mo. Huwag na huwag mong papayagan lumpas ng bahay. Naintindihan mo, pauwi na ako dyan. Huwag ka nang umalis. May bisita ka. Ikaw ba si Chari? Akong papa mo. Chari? Jonas? Papa! Bakit mo siya tinila dito? Gusto ko lang naman kasing makilala ni Chari yung papa niya. Ako ang nanay ni Chari! Ako magdidesisyon kung dapat pa niya makita ang ama niya o hindi. Naintindihan mo! Naintindihan mo! Yesterday. Yesterday.